huwag kayong matakot. Sabi niya, nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kaninuman ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Tinanong siya ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautosan na dapat munang dumating si Elias? Sumagot siya, darating nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias ngunit hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila, kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos, nang sila-sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na singlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat na. Tunay na walang bagay na hindi ninyong magagawa. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit siya'y muling bubuhayin sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nalungkot. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagbabayad pa ng buwis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila. Opo. Sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, ano sa palagay mo, Simon? Sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po. Tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Mateo, 18 kabanata. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin.
Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang napahamak. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na 1,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 100 piso. Sinakal niya ito sabay sabi, Magbayad ka ng utang mo! Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo! Sabi niya, Pinatawad kita sa utang mo. Sapagkat nagmakaawa ka sa akin, naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari,
Siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Mateo, 19 na kabanata. Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at dooy pinagaling niya ang mga may sakit. May ilang pariseyong lumapit sa kanya na humanap ng maipaparatang sa kanya. Tanong nila, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga pariseyo, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya ito palayasin? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa na mga lunya. At siya'y mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag ng mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan. Ang iba naman ay dahil sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Ipinatong nga niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos siya'y umalis. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga iyon?